Tipo mo ba sa motor ay yung maangas na parang Aerox 155? Pero gusto mo rin yung parang minimalist lang at saka merong gulay board na parang Honda Click? Paano kung sabihin ko sa inyo, pwede pagsamahin yung Click at saka yung Aerox sa iisang motor tapos ang laki pa ng binura. Halos kapresyo lang siya ng Wave at 150cc pa. Yan ang i-review natin ngayong araw, ang Motorstar Easy Ride 150cc. Tara! Kadalasan, syempre, kapag bibili tayo ng motorsiklo, gusto natin yung presentable at saka modern yung feature. Kaya nga yung Click 125, ang pinakamabentang motor ngayon sa Pilipinas. Kadalasan, medyo namamahalan pa tayo sa motorsiklo na to dahil hindi sapat yung sweldo natin. Kaya natuwa ako dito sa Motorstar kasi halos kapresyo lang niya yung Wave. Tapos yung 125cc ng Click, ginawa niya pang 150cc. And pag tinignan mo yung front look niya, para siyang hybrid na pinaghalong Aerox at Click. Yun ay nababasa ko lang din naman sa mga komento doon sa mga unang bumili. At nakaka-curious siya, kaya pinuntahan ko sa personal. At nung makita ko nga siya, syempre, nare-resemblance lang natin dahil iyon yung mga sikat na unit, pero meron kanyang hatid na pamimilian talaga itong si Motorstar. At ang maganda pa dyan, EdiSense, sa ganito kamurang halaga, nasa kanya na yung mga modern features, kagaya ng LED na rin po yung kanyang mga ilaw. Tapos, digital na yung meter panel niya. Magugulat kayo mamaya kung magkano lang to. At idagdag mo pa na meron na din po siyang USB port. So, yung mga bagong features mga motorsiklo, nakikipagsabayan na talaga. Yung pinakaulo niya sa itaas na bahagi ng manibela ay parang kamukha ng sa Honda Click. Habang yun doon naman sa pinaka-headlight niya, yung tulis, ay parang doon sa Aerox V1. Mas kahalatang halata ito doon sa other colors, kagaya nung red at saka nung blue. Pero itong black, kitang-kita mo na talagang sariling release na talaga siya ng Motorstar. Meron siyang kanyang character na premium na din yung datingan at hindi tinipid sa features. May branding lang tayo ng Motorstar sa gitna at saka dalawang stripes na red and silver sa magkabilang side nung front face niya, and then yung napaka-aggressive looking niya na headlight. Yung turn signals naman niya ay nandoon sa parang dalawang palikpik niya sa gilid na very stylish for me, and nakakatuwa kasi LED na rin po siya. Sa likuran bahagi naman, EdiSense, doon na yung parang hybrid niya talaga dahil yun nga, may somehow lang naman na kamukha siya ng Click. Pero I'm not really certain na kamukha niya talaga yun. Yun lang talaga yung komento ng karamihan. Pero syempre, very stylish na nga siya and LED pa. Nakahiwalay din yung mga turn signals niya na nakapagpaad ng forma sa motorsiklo na ito. May designated din siyang plate light para sa plaka at saka reflector added visibility at night. The handle grips and yung mga buttons niya and switches are on the regular side, and meron din siyang switch para sa ilaw kung gusto mong patayin ito sa umaga at medyo natitipid ka sa baterya. But right now, dapat lagi naka-on yung ating headlight dahil iyon yung ordinansa na always on dapat yung ilaw natin even kahit umaga or tanghali tayo nagda-drive. Meron din siyang dalawang side pockets na pwede mong paglagyan ng inyong smartphone o kaya naman ng mga easy access na mga coins kung magbabayad ka sa parking. And nakakatuwa nga dahil yun nga, may charging port na siya at pwede mo pa ilagay doon yung smartphone mo. So that's very convenient kung gumagamit tayo ng Google Maps or Waze habang naglo-long ride. Meron kang peace of mind na maicha-charge mo yung smartphone mo kung malobat at naabutan ka sa medyo liblib na lugar. Speaking of liblib na lugar at peace of mind, meron din po siyang kickstart bukod sa push start. Alam naman natin na mga motor nowadays ay wala ng kickstart. Pero ito isang to, yun nga, may peace of mind ka kung madiskarga yung baterya mo tapos aabutan ka out of nowhere, meron ka pang backup na kickstart. So that's a good thing as well. Yung kanya namang pinaka wheels at yung mugs niya ay meron na din palibot na decals na red na nakapagpaad ng style sa motorsiklo, at naka 14 inches wheels tayo. Sa unahan ay 80x90 at sa likuran ang size ng gulong ay 90x90. Kung usapang preno naman tayo, meron tayong single hydraulic disc with single pot caliper sa unahan at naka-drum brake naman po yung kanyang rear brake. Sa suspension naman, telescopic fork sa unahan at naka-monoshock sa likod. Typical para sa mga gantong klaseng motorsiklo. Ngayon, tignan natin yung engine kasi yun yung pinakapuso ng motorsiklo. For the engine, we have 4-stroke, single cylinder, 149cc to be exact, air-cooled, kaya less sa maintenance, Euro 3 compliant, 2 valves lang po ang motorsiklo na to kaya mabait lang yung kanyang arangkada. In fact, meron itong maximum power na 7.5
HP at 7,500 RPM at maximum torque naman na 7.6 Nm at 6,000 RPM. So medyo mabait lang yung kanyang engine at we cannot expect na magiging sobrang tuli nito or malakas yung hatak kung familiar kayo sa figures ng mga power and torque. So weight naman, magaan ito for 150cc dahil 120 kilograms lang ang kanyang weight. Habang sa seat height naman ay abot ito ng kagaya ko na around 5'4 in height dahil 770mm ang kanyang seat height. I think siguro kahit 5'2 or 5 flat ay may mamaneho pa ito ng madali. For the ground clearance, medyo mababa lang ng konti dahil 130mm ang kanyang ground clearance. But still, sapat na to for everyday commute. Tuwang-tuwa din ako dun sa kanyang meter panel analysis kasi ngayon nga sinabi ko at this price point ay fully digital na po yung kanyang meter panel. May 2 buttons to worry about so makoconfigure mo din dun yung inyong settings. And napakasarap tignan na digital yung meter panel dahil mas complete ito sa information na kakailanganin natin sa biyahe. Napakaganda rin tignan ng motorsiklo na to netizen sa kanyang side profile. Makikita mo yung lakas ng dating niya dito with some decals going on para added character sa motorsiklo. Pero ako personally, mas trip ko yung minimal lang yung decals. Pero kung kayo ay medyo mas nagagandahan kayo sa madaming decals, ay perfect sa inyo ang motorsiklo na ito. Isa rin sa pinagmamalaki niya ay meron siyang gulay board or step through yung kanyang footboard. Kaya pwede kayo maglagay ng mga pinamili or pwede nyo siyang gamitin pamalengke at pang araw-araw. For the seat naman, sakto lang yung kanyang seat dahil parang nasa middle size lang ang motorsiklo na ito. So for regular individual ay sasapat na sa kanila ito and also for our pillion ride. And even siguro kahit medyo mas malalapad na drivers ay swak na swak naman ang upuan nito. Meron din siyang seat storage kung saan pwede tayo maglagay na ating mga ekstrang gamit like kapote, papeles ng motor or iba pang pinamili. But medyo duda ako kung kakasya nga ba ang isang full face helmet. Siguro nutshell kakasya sa kanya. Pero meron naman siyang dalawang hook sa magkabila kung sakaling gusto mong iwanan yung helmet mo kapag papasok ka sa mall. Sa ilalim ng upuan ay makikita mo rin ang kanyang fuel tank na merong 5.5 liters in capacity. At sa mga magtatanong naman ng kanyang fuel consumption ay meron itong 35 kilometers per liter na average fuel consumption. Nakakatuwa din yung kanyang susian netizens, hindi pa to keyless pero meron na siyang button para i-configure mo doon kung bubuksan mo yung seat. So that's also really good kasi hindi mo na kailangan susian sa gilid para buksan yung seat. So sumasabay na rin talaga siya sa mga small things na super convenient sa atin as drivers. Also, even it's air-cooled, kung makikita nyo yung gilid niya, yung design niya is parang doon sa mga radiator pa rin ng mga liquid-cooled na motorsiklo. Kaya hindi siya mapapagkama lang air-cooled talaga. And even yung kanyang pinaka-exhaust or tambucho ay sumasabay na rin dahil meron din siyang aluminum end cap. Tapos, sporty na rin yung muffler niya. Sa dimensions naman, meron tayong length na 1,920, width na 770, and height na 1,080mm. And we have a compression ratio of 8:1. Ngayon, sa bore and stroke naman niya, meron tayong 57.4 by 57.8mm. Available din pala ito netizen sa iba't ibang kulay, kagaya ng blue, red. Itong nare-review natin is yung color black. Meron din po siyang white. At ang malupit pa dyan, meron din siyang matte orange. So, napakadami nyo pong choices na pamimilian kung anong favorite color ninyo at yung babagay sa inyo. Ngayon, convinced ka na ba dito sa Easy Ride 150CL? Para po sa inyong kaalaman, sa lahat na sabi kong specs and features, ay nagkakahalaga lang po ito with an SRP of only 58,000 pesos. Ganun lang po siya kamura, 58,000 pesos. Makukuha mo na lahat ng specs and features at lahat ng magagandang itsura at katangian ng mga motorsiklo nowadays. Ngayon, sa mga magtatanong, ang pinaka-catch lang po dito sa motorsiklo na ito and masasabi kong points for improvement, pansin nyo 35 kilometers per liter yung kanyang average fuel consumption, yun po ang kadahilanan ay carb type pa po siya, hindi pa po siya FI. So, may mga advantages naman ng carb type dahil mas mabilis lang ipaayos, mas kabisado ito ng mga mekaniko. Sabi nga nila, pag nabaha ay mas madali din siyang itono ulit. So, may mga advantages pa rin naman ang carb type. If you're someone na prefer yung carb type ng motorsiklo, this could be one of your options. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Easy Ride 150CL? Comment nyo naman sa iba ba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyong mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, share mo na rin, baka sakali yung kaibigan mo, ito pala yung bagay ng motor para sa kanya. Always keep it cool and ride safe always.